Ang grupo na negosyanteng si Dennis Uy ang nakabili ng 45% na pag-aari ng Shell Exploration sa Malampayan Natural Gas Project. Ang presyo, $460 million, una sa 22 billion pesos. Pero nilinaw ng Department of Energy, hindi pa pinal ang bentahan dahil kailangan pa itong busisiin ng gobyerno kung may kakayahan ang kumpanya ni Uy na i-operate ang proyekto. And the role of the Department of Energy would be to determine if the company that purchased the shares from Shell is legally, financially, and technically capable. So in the event that it is disapproved by the DOE, then it is essentially a voidable contract. Noong nakarang taon, nakuha rin ng kumpanya ni Uy ang 45% share ng Chevron sa Malampaya sa halagang $565 million o 27 billion pesos. Kaya 90% ng kontrolado ni Uy ang Malampaya Project. Pero ayon sa Shell Exploration, walang mawawala ng trabaho kahit iba na ang may-ari. Lahat ng tao ng tawag namin ng Service Contract 38 ngayon, yung Malampaya staff, no, ay malilipat dito. Kasi ang ginawang ng yung structure ng pagbili is a company sale. So meaning yung buong kumpanya ang lilipat. Mapapaso na sa 2024 ang service contract sa Malampaya at sinasabing paubos na ang reserbang natural gas dito. Kaya para kay dating Energy Secretary Jericho Petilla, posibleng ma-extend ang kontrata. Why would you buy the Malampaya kung di naman na-extend ang kontrata? Saka pangalawa, na mayroong reserve beyond what is projected. Mapupunta sa gobyerno ang pag-aari ng platform pagdating ng 2024. Pero may hirit ang operator na palawigin pa ito ng 15 years. Kumbinsido ang DOE na marami pang natural gas reserves sa ibang parte ng Malampaya. Pero pinawi nila ang pangambang makukompromiso ang interes ng bansa ngayong kontrolado na ni Uy ang Malampaya Project. Kung ang agam-agam po natin ay magkakaproblema, rest assured po that the Department of Energy can cancel or suspend the service contract anytime na meron pong violation ng ating mga service contractors. As far as sovereignty is concerned, I think it is a concern of everybody, especially pagdating sa China. There's always the fear of a Chinese factor. Pero sa akin, I cannot speculate where the fund is coming from. I can only speculate from the business point of view. Ayon naman sa kumpanya ni Uy, hindi pa sila pinapayagang magpa-interview sa ngayon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.